si Abalos, si Pape, si Marvel, and sino pa yung isa doon sa NBI, wala kayong credibility to deny the authenticity of the video or sasabihin yung deepfake match ni si Rappler. Wala kayong ganun. Deepfake. Excuse me, wala kayong basis to say that. On the other hand, nung pinakita yan, may private assurance, confidential assurance ang mga ang nagpakita niyan sa ating Tama kami. Ka. Wala sa possession ng mga hangal diyan sa DILG. Hindi. Wala sa kanila 'yon. Kayo si Abalos, si Pape, si Marvel, and sino pa yung isa doon sa NBI? Wala kayong credibility to deny the authenticity of the video or sasabihin yung deepfake match ni si Rappler. Wala kayong ganung karapatan magsabi because you are not in possession of the original video and you never subjected it to forensic examination. On the other hand, tayo, pinadala natin abroad, not in the US, di ba? Ati Chris, sa pagkakalam ko, di ba, hindi naman yun sa Amerika. Pinadala ninyo, pina-authenticate for personal consumption. So, ang in-authenticate nila is, na hindi deepfake, is the original video. Compared dito sa DILG, na laway lang ang kapital nila. Yeah. Actually, ano eh, yun nga, dahil yung kanilang kinuhang footage, eh, galing nga doon sa big screen na yun, sa LED. Yes. Pero magtataka ka, dalawang brother. Dalawang screen. So magtataka ka, inis mo yung dalawang anak. Screen. Yung anak ng yung anak ni Marcos Jr. na kung todo tanggol, sinabi pa niya na it's not worth dignifying. 'Di ba? It's not worth dignifying. Tapos ito daw ay pag-undermine sa kanyang tatay na ngagba. So it's not worth dignifying, pero bakit nataranta sila sa pag-press con o you know, ng buong automatic sila, sabi nila deepfake. Excuse me. Wala kayong basis to say that. On the other hand, nung pinakita yan, may private assurance, confidential assurance ang mga ang nagpakita niyan sa ating clear kami na this is not deepfake. Sabi nga ng Rappler, sino-superimpose daw ang ulo. Sila ang nag-superimpose, yung DILG. No, ang nag-superimpose ng ulo, yung DILG. Sila Abalos. Ah, okay. Kasi yung pinakita nilang picture actually doon, i-manipulate na nila yon. Kung mapapansin mo yung mga folder. It's not reliable anymore kasi dalawang screen na ang dinaanan nila. Hindi nila nakita yung original video footage. Dalawang screen na, yung screen sa convention center then yung screen ng device na ginagamit nila. So it's not reliable. Huwag kayong maniwala sa DILG, PNP, sa NBI. That's true. Kasi even dito sa pinaconsult ko rin kasi yan dito sa US, not only doon sa you know, doon sa ibang lugar. Sa ibang lugar bago natin inirelease yan. So, ang unang tanong nga sa akin ng mga forensic experts eh, ng mga nakausap ko na na-consult ko, is that the raw video? Is that the original video? So, yun yung unang tanong. Sabi niya, paano ito na i-transfer via airdrop or yan ba yung original? Sabi ko, what if it's ano via airdrop? Sabi niya, malalaman pa rin natin na yan ay authentic. Pero, sabi niya, gusto daw niyang malaman kung yan nga daw yung original na yan. Kasi, pag sinabi mo daw kasi, brother, na tin-transfer from airdrop o from email or what, hindi na siya yung original. Scrambled na yung term niya na ginamit. Pero, madidetect pa rin kung ito ay AI or not, or deepfake. Yun ang sabi sa akin. Okay. Kaya nga, tama ka. Wala sa possession ng mga hangal dyan sa DILG. NBI. Wala sa kanila yun. Kayo sinasabi ko mga kapatid, dalawang screen ang dinaanan nila. They would not be in a position to say that this is deepfake. On the other hand, makikita natin mga kababayan, Ate Claire, nakausap mo, sabi mo, yung mga forensic experts dyan sa Amerika. Yeah. It does not take minutes. To analyze take minutes. It takes hours. Minimum 5 hours to 20 hours. Minimum 5 hours.
So dapat nag-press conference sila 5 hours later kung sinailalan talaga nila sa forensic examination. So, hindi naman. Oh. Yeah, nag-ano-ano lang sila ng folder. Nagdikit-dikit sila ng folder. Nila. Declare. Okay. Dito tayo. Dito specific example ito ha mga kababayan, based on my experience. Dito may PNP dito nandun si Marvel, di ba? Nung nag-press conference. DLG. DLG kasi ang head agency ng PNP. So, pag-usapan natin yung sinasabi nila ng forensic experts. Meron silang forensic experts. Pero ito yung nakikita ko sa kanila mga kababayan. Okay. Nung pinatay si Richard Santillan, paulit-ulit tayo dyan. Kasi dumaan yan sa forensic examination yung telepono niya. No? Mm-hmm. Magkikita natin anong klaseng forensic experts ang PNP. Meron ang PNP. Na walang credibility to defend Mr. Marcos. Okay, kinuha nila ang telepono ni Richard. Hindi nila sinabi sa akin nasaan. Tinago nila sa Regional Anti-Cybercrime Unit 4A. Isang taon bago ko na na-discovery kung nasaan. Kasi ayaw nilang bigyan ako ng papeles eh. So ang ginawa ko, kinakasuhan ko sila. So in the course of filing, kasi ang na-file ko na kaso dito kay Richard, 44 eh. So in the course of filing those 44 cases, may isa doon kernel na sinabi niya, ang telepono ni Richard nandun sa RACO 4A kasi ginipit ko siya doon eh. So siya na mismo ang nagsabi, nandun sa RACO 4A ang telepono ni Richard. So natumbok ko. So kumuha ako ng kopya ng forensic examination report. Buti na lang, yung chief of police sa Kainta, very cooperative, binigyan ako ng soft copy and hard copy. Ah, ito na, tiningnan ko. Pero Ate Claire, mga kababayan, as a lawyer, I know how to lay evidence. In the morning na hindi ko na na-contact si Richard, the morning ng December 10, kasi December 9 siya ng alas 11 ng gabi pinatay. Alas 11, December 9 ng gabi. December 10, he was supposed to pick me up at NAIA sa airport. Kasi nauna siyang umuwi ng Manila, ako sumunod. Galing ako kay Congressman Villafuerte. Tapos, the morning, tinawagan ko siya, hindi na siya sumasagot. So, I already had a foreboding na baka may nangyari dito. So, tinext ko siya. Tinext ko siya ang uniform number of, pare-parehong text. Yung isang smart, tinext ko ng, basta yung sa Globe, tinext ko siya ng 50 times. Tapos, yung smart niya, tinext ko siya 18 times. Magkaiba, halos magkaiba yung messages, pero paulit-ulit ko siyang tinext from 8 o'clock until 11 o'clock ng umaga, ng Monday. Wala na si Richard noon, patay na. So ito na. Nung nakuha ko na, kasi nilagay ko talaga yun, sinadya ko talaga yun para makita ko kung nandoon sa telepono niya. Para makikita ko kung hindi tinamper yung telepono ni Richard. Yes. Ito na. Nang lumabas yung forensic report ng PNP, ganito kakapal. Tatlo lang ang messages sa telepono ni Richard na wala yung 50 ko, dalawa yung 18 ko messages sa kanya. Tatlo na lang ang natira. Sa pinakialaman nila. Binestrong car. Pinakialaman. Eh, sino magpapakialam? Eh di ang PNP. Kasi sila may hawak eh. Nawala. Kaya nga, pinapaulit-ulit ko sinasabi sa korte, nasaan yung 50 kong messages? Ito sa telepono ko, nandito yung 50 ko. Sa Smart at sa Globe. 68 messages yan, all between 8 o'clock in the morning to 11 o'clock in the morning of Monday, napatay na si Richard. Oh, bakit tatlo na lang messages na tira? One in 2014, one in 2016. And then, patay na si Richard, may message pang dumating. Oh, so, ibig sabihin, binunar nila in between. Binunar nila. Yeah. Oh, so, ngayon, mga kababayan, mapagkakatiwalaan natin ang PNP. I charge the PNP directly na binunar ninyo because you were in possession of that cell phone na wala. Pati yung babae na pinatay kasama ni Richard. The last text was yung sinabi ko na na humingi yung nanay niya ng anak niya ng pangbili ng bigas. Ang sabi ng babae. Humingi ka kay sir. Humingi ka na lang muna kay sir. Sabi niya ayaw ko, maraming asset doon. So ibig sabihin yung nanay niya asset pala. Asset, na pinatay din ng mga pulis. Oh, by 6 o'clock ng gabi, wala na rin ang mga the whole day Ate Claire, maraming text sa telepono niya. By 6 o'clock or 4 o'clock ng hapon, wala nang text all the way until namatay siya. Ang last kong nakita, text ng anak niya, sabi niya, Nay, gumising ka. Sabihin mo sa akin, hindi totoo ang nangyari sa'yo. O, ba't natanggap yung
text ng kanyang anak after she died, nawala yung in-between, yung crucial time. Yeah. Bago siya pinapay. Oh.